Ngayon, ito naman, sinasabi po as much as 1.25 billion o 1 billion 250 million tama, 1 billion 250 million na pondo ay maaring ito ay nasayang lang, ha, naaksaya dahil sa binayaran ng buo ng gobyerno yung palang malapit ng mga ma-expire na COVID-19 test kits. Isipin ninyo yan, habang at least ay merong 550 million na halaga ng test kits ang expired na. Ito'y at the height, ha, ng pandemic. Isipin ninyo yan, kasagsaga ng pandemic ay expired yung mga biniling test kits. Talagang maanomalya, ano po, ha? Sinasabi nga po dito sa investigasyon na ito ng Senado, ang laki ng halagang nasayang, ha? Dito sa sulat na December 7 ng petsa 2020, pirmado ito ng DOH Assistant Secretary na si Nelson Santiago. Mga kaibigan, ano ho, nire-request, ha, ni Santiago na ang delivery para sa karagdagang batch, ha, ng test kits, ha, na binili mula sa Parmalee Pharmaceutical Corporation. Ito pala, nagpasalin-salin pa, no, ha? Bumili yung iba yung kausap, iba yung binilan, ha? Mga kaibigan, mayroon pang ibang kumpanyang involved pala rito, eh. Be rescheduled because the test kits that were delivered expired. Ay, ayon po yan kay Senador Pangilinan. The proposed delivery schedule will prevent the repeat, ha, of the past scenario wherein a large number of stored BGI kits expired. Mga kaibigan, ano ho, kinumpirma ni Santiago na meron daw 7,925 kits o katumbas na 371 794 COVID-19 tests ang nag-expired na hindi nagamit. Ang bawat kit ay naglalaman po ng 40 hanggang 50 testing kwanho. Ano ba tawag doon? Yung pan-test sa COVID. Ibig sabihin, yung mga swab yan, di ba? Mga kaibigan, depende sa brand. Ayon kay Santiago. Sipin ninyo, yan na, ang kumakanta na mismo, DOH na. Anong sasabihin ni Digong nyo na walang anomalya rito? At ang korap daw mga senador, ininiwala naman kami pareho, eh. Pero hindi yun ang pinag-uusapan ngayon dito. Kayo ang dapat sumagot dito dahil kayo yung iniimbestigahan dito. Di ba sinasabi meron daw 80, magkano yun? Ilang milyon yun na pork barrel ni Kwan, ni PDAP, ha, ni Gordon. Ang inilipat dito sa Red Cross, 80 million yata yun, mga kaibigan. Inilipat na pondo sa Red Cross. Pero hindi po malinaw, ha? Ang pagkakasabi ni Digong nyo, patanong, eh, mga kaibigan, eh. O, totoo ba na merong 88 million pesos na PDAP, ha? Ang inilipat mo, nilagay mo dyan sa Red Cross. At ang ini-insinuate niya ay para hindi ito masakop ng audit ng COA,
ay ipinasok sa Red Cross. O di siya na rin na nagsasabi na hindi pwedeng i-audit, di ba? Yung Red Cross, ha? Eh, pero pinag-uutos niyang pilit sa COA na i-audit daw yung pong Red Cross, mga kaibigan. Ikaw na nagsasabi niyan eh, di ba? Na nilipat para hindi ma-audit. Ngayon, kung talagang may anomalya, bakit wala pa itong iskandalong ito ng Parmali, dapat nilabas niya, di ba? Oh, kung talagang galit siya sa kurap, di ba? Eh, niniwala naman kaming mga kurap yung mga senador eh, di ba? Kaya nga ayaw na namin na maniwala, ha? Kung ang mga kakandidato eh galing sa Senado, galing sa Kongreso, di ba? Kung saan-saan, mga kaibigan. Kaya nga ang gusto namin, malinis ang track record, merong integrity, di ba? Yung matatag ang paninindigan, hindi nababago, unbroken, ha? Ang paninindigan. O, eh, paano magiging tapat ang isang taong hindi marunong manindigan, mga kaibigan? Di ba? Ang isang taong hindi tapat, sinungaling yun, di ba? Sinungaling, magnanakaw pa. Kasi nga, yung sinungaling at yung magnanakaw, magkapatid daw yun eh. Di ba? So, narinig ko na dati yan eh. Sabi eh, isa sa hinangaan kong tao eh. Ang sabi niya eh, alam niya yung mga sinungaling, hindi yan makapaninindigan. Oh, ay naniniwala ako ron eh. Paanong maninindigan ng tao kung pabago-bago ka? Hindi ba? Oh, kaya ang taong walang integrity, walang credibility yun. Mga kaibigan, hindi dapat pinaniniwalaan yun. Yung hindi tatakbo, tatakbo. Ha? Yung mga nagsasabing, ngayon na raw ang simula. Ha? Mga kaibigan, pagbabago raw, kasi ngayon daw ang simula, eh, ang tagal nyo na eh. Sa gobyerno eh. Ngayon nyo lang naisip yan. Oh, mga kaibigan, ngayon ito, ha, itong nangyayaring ito na natutuklasan dito sa investigasyon patungkol diyan sa ano, sa katiwalian na yan sa DOH at DBM. Nakakalungkot. Bakit ho? Kasi inaagaw ng iba ang ating kinabukasan. Nakita naman ninyo overnight, ha? Nakabili sabay-sabay ng mga sasakyan, 25 million ang halaga. Eh, sinasabi nga ngayon, yung isa pinalilitaw na mababa sa 25, ha, 13 million. Hindi, sinasabi 25 million ang halaga nun. Ha, yung isang Ferrari, mga kaibigan. At eto, lumabas na, di ba? Itong Bombay, eh, may kapatid, nirigaluhan daw niya ng kotse, di ba? O yung tinatanong natin, yung bang bahay nitong Bombay na ito na isa sa mga officer nitong Parmali, bali ba, ang ginagamit pala nito na titulo niya ay one, from the office of the Presidential Economic Advisor. Mga kaibigan, pinangangalandakan sa social media, pero nung nabuko na, binago niya yung kwan, yung kanya, inedit niya na yung kanyang profile sa social media. Tinanggal niya yun. Kasi mabubuko na sila, mga kaibigan. At inamin niyang nagtrabaho siya doon sa opisina ni Michael Yang bilang Presidential Economic Advisor. Isipin ninyo yan. At sila ngayon ang mga sangkot dito sa katiwaliang ito. Oh, paliliwanag mo pa yan. Paano ka nakabili ng Ferrari? Di ba? At yung bahay na sinasabi ho na ito ay merong nabiling 65 million worth o halaga ng bahay sa Tagaytay. Oh, bakit yan? Hindi pa natin naririnig yan, di ba? Eh, binrot up na natin yan dito sa programa natin sa nakaraan. At ito pa, magtaka kayo. Yang kwanho na yan, yung importation na yan, importation yan eh, di ba? Lahat ng importation yan, subject yan ng tinatawag na
kwan ho, ng taxes and duties sa Bureau of Customs. Kasi importation yan eh. Oh, and ito hindi tinatanong. Bakit hindi tinatanong ng mga senador kung itong Parmali ha ay nakapagbayad ng tamang buwis sa pamahalaan, 'di ba? Sa Bureau of Customs. Oh, bakit hindi niyo ipatawag yung commissioner ng Bureau of Customs, si Commissioner retired General Leonardo Guerrero, ha? Mga kaibigan, ba't hindi ipatawag yan para ipaliwanag niya? Eh malamang, hindi ito nagbayad. Alam niyo kung bakit? Eh kasi ang sumundo dyan, ha? Sa mga importation na yan, eh sinundo yan ang eroplano ng Armed Forces of the Philippines, eh. At may barko pa ng Coast Guard, mga kaibigan, ang kumuha niyang mga in-order na yan at binili ng DBM. Yun din ang nagpapatunay itong pag-amin nito ni Galvez. Tandaan ninyo, inamin niya yan. Siya ang pinagmulan niyan, eh, di ba? Sa kanya nang galing yan, sa bibig niya nang galing yan. Na sila ang humakot niyan sa China mismo, kinuha at dinala dito. Ha? Mga kaibigan, nakailang biyahe raw yung C-130 ng Armed Forces? Naka 21 hanggang 22 na pagbiyahe. O di sa Makatwid, hindi ito dumaan sa procedure ng importation. Mga kaibigan, na dapat ay dumaan sa customs, hindi ba? Dahil yan ay importation, therefore, subject po yan ng tinatawag na customs duties and taxes. Oh, mga kaibigan, yan ang malungkot kung inyong pag-iisipan. Kaya nakapanghihinayang po kung masisira tayo sa pagboto natin ngayon. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Bueno, mga kaibigan, yung isang bayan, sabi pa eh, survey niya, ganito eh, malakas si ganong, ganito. Kaya nalilito sila. Ha? Eh, survey lang pala pagbabasihan nyo, ba't nyo pa tinayo yung isang bayan? Di ba? Para saan pa yan? Eh, di naniwala na lang kayo sa survey. Di ba tayo sinasabi natin consistent? Huwag kayong maniniwala sa survey. Pera-pera yan survey. Ang daming lalabas na survey ngayon. Ultimong Facebook, di ba? Oh. Facebook kayo magbabase, eh kilala na naman na ninyo lahat siyang kandidatong yan. Di ba? Alam na ninyo, track record niyan eh. Magbubulag-bulagan ka, ganon. Kahit alam mo, eh ito anya eh. Susmar Joseph naman. Oh. Eh pagka ganon ang pinakinggan nyo, yung mga nagsasalita, makikinabang yun o nakikinabang yun. Tayo hindi eh. Bakit ka? Bakit mo ikukompormiso yung sarili mo diyan sa mga taga-kampanya nila, di ba? Eh, may bayad dyan eh. Ikaw, may bayad ka ba? Wala ka naman bayad eh. Ba't ka magpapaloko, di ba? Piliin mo yung tama. Sabi nito, survey, huwag kayo maniwala sa survey. Tapos naniniwala pala kayo dyan. Di ba? Sa survey din pala sila babagsak. Eh, ba't pa kayo gumawa ng organisasyon? Di ba? Survey lang pala pagbabasihan ninyo. Oh, yan ang tanda ninyo. Magiging consistent ka kapag meron kang integrity o magkakaroon ka ng tinatawag na integrity kapag hindi ka natatangay ng mga maling paniwala. Maling paniwala yan eh. Hindi ka na consistent eh. Di ba? Oh, ang gusto nyo, di ba, tamang kandidato? Oh, ba't pa kayo magbabase sa survey? Di ba?
igiit mo yung tamang kandidato. Hindi yung, nagproklama lang si ganito, nagdeklara lang natatakbo eh. Iba na sinasabi ninyo. Survey na kayo nagbabase. Abay, katarantaduhan yan. Ang tatanda na ninyo eh. Ha? Ginagamit nyo pa sa, ano yan, naglalaro kayo para kuwang kayo. Walang masama, ha? Nasabi ko, sabi ko nga, Vice President, si Isko, pwede. Sa akin, pwede yun. Si Pacquiao, Vice President, pwede sa akin yun. Masisikmura ko yun, mga kaibigan. Kasi pag nag-Vice President sila, ibig sabihin, meron silang totoong layunin na baguhin ang gobyerno. Pero kung ipipilit nilang presidente, abay, ibang usapan. Question mark yun, mga kaibigan. Hindi tayo nakakatiyak doon. Kasi nga, magbase tayo sa track record, mga kaibigan. O yun, tanggalin mo yun, troll ni Bongbong Marcos yun, no? Yung Malini Cabrido, napin mo. I-block mo na agad yan. Huwag na kayong makinig dito kung iba paniwala nyo. Sayang lang, di ba? Kasi hindi nyo kami mababaluktot. Hindi nyo mababago isip ko. Di ba? Mas marami akong karanasan sa inyo. Hanggang dyan lang kayo sa Facebook. Wala na yan. Oh, para dun sa mga nagtsatsaga pa rin mag-troll dito sa programa natin, huwag na ako. Sa iba na kayo makinig. Hindi naman ako namimilit ng tagapakinig eh. Diba? At hindi nyo pwedeng baguhin ang aking paniwala. Oh, mga kaibigan, sigurado yan. Ha? Dahil matagal na tayo dito sa propesyong ito.